Magkakasama sina Jello, Nate, Mickey, Akira at JL, ang grupong BGYO kasama ang abogado nilang si Attorney Joji Alonso nang makaharap ang isa sa mga sinampahan nila ng reklamo dahil sa mga paninirang puri sa social media. Ako po si Rachel Galang na taus-puso pong humihingi ng tawad sa BGYO, sa Star Magic at sa lahat po ng fans ng BGYO na naapektuhan at nasaktan dahil sa aking nagawa. Voluntaryo po akong nagpunta dito ngayon upang ipaabot po sa inyo yung aking mensahe na siya ring ikapapayapa po ng aking isip at kalooban. Ako po ay nagsisisi sa aking nagawa at gusto ko pong itama ang aking pagkakamali. Ito ay magiging malaking aral po sa akin, kaya laging tatandaan ang katagang think before you click. At laging mag-isip bago mag-upload sa social media dahil maraming tao ang maaaring maapektuhan. Tinanggap ng 5 miyembro ang paghingi ng paumanhin ni Galang. Kasama ni Galang ang kanyang ina na nagpapasalamat sa pagpapatawad at pag-unawa ng grupo. Tatanggapin po namin ang kanyang pag-amin ng pagkakamali bilang konsiderasyon na rin para sa kanyang pamilya ay iuurong po namin ang kaso laban sa kanya. Gayunpaman, pagpapatuloy po namin ng iba pang mga kaso na isinampa po namin. Ipinaliwanag ni Attorney Alonso kung bakit kailangang ituloy ang kaso. Essentially, sinisira ang puri talaga sila. Various claims, maniac, okay. That's one word that's been there. What are the other words? Pedophile, okay. Rapist, womanizer, cheaters, and there's even violence, no? And these are all not true. Lately, ang dami na kasing, lalo na sa kabataan, and actually not so young ones, ang hihilig nila na kung ano-anong sinasabi online. Not realizing that what they're doing is already bordering on something criminal. So this should serve as a reminder. Hindi na nagbigay pa ng detalye si Attorney Alonso sa pagkakakilanlan ng mga nasampahan ng reklamo. MJ Felipe, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,